Hello guys, magandang hapon, magandang araw sa inyo. Quick tutorial lang po tayo kung paano kumita sa pagbabuy and sell dito sa spot trading. Nga pala, ang gamit ko pa ay Shiba by USDT. Kasi yun po yung tinitrade ko po sa spot trading, buy and sell lang po tayo. Tuturo ko po sa inyo paano yung pagbuy and sell. Ibili lang po kayo sa mababa, tapos sell nyo po sa mataas. Tapos ituturo ko po nyo sa inyo paano pag-compute kung magkano kinita nyo sa pag-sell nyo. Kahit hindi nyo po nakikita yung take profit nyo. Kahit hindi nyo po siya kuan, yung estimated pa kung saan nyo ilalagay yung inyong take profit. Halimbawa guys, dito, nag-buy tayo sa value ni Shiba Inu ay bumaba siya. Sample, magbabay tayo. Capital niyo po ay $200. $200. Kukumpute po natin yan, guys. Ngayon nyo, ah. Bali, isinel, kunyari, isinel natin siya dito sa tumaas na Shiba Inu. Pero kasi ako, guys, as of now, nakahold po yung Shiba Inu ko. Hinihintay ko lang po siya tumaas ng todo bago ko po siya mag-take profit. Bali, bibigyan ko po kayo ng sample ito. Ito po yung sell natin, 2896, ayan, dyan sa mataas na yan. Ito ay may arrow. Tapos, nag-buy tayo sa 2698, dyan sa, ayan, sa may arrow na yan. Ito, sa may arrow na to. Ang kunyari, $20, ay $200. Ngayon, ganito po yung pag-compute niyan. Kung mag-take profit kayo dito, malalaman nyo kung paano yung pag-compute ng, halimbawa, ng take profit nyo dito sa 2896. Dito kayo nag-buy sa 2698, tapos 2896 kayo nag-sell. Computing po natin guys kung paano yung pagbabuy and sell. Bo, nag-buy kayo dito, tapos hinold nyo ng konti, tapos tumaas hanggang dyan, binenta nyo. Computing po natin kung magkano kinita nyo sa pagbabuy and sell. Halimbawa, sample lang natin. Ito, nag-buy kayo sa 2698, ne? Yan. Ngayon, $200 ang pera nyo kunyari. Nag-buy kayo. Ngayon, i-divide nyo siya sa dito, sa 2698 na binay nyo na value. Divide 0.00002698. Bali, kalalabasan nyan, kung ano yung equals nyan, yun po yung token nyo, ng value ng token nyo. Ayan po, 741,289,000. Bali, yan po yung magiging token nyo na sa price na binili nyo sa $200. Ngayon, tumaas siya. Tumaas siya ng 0.96, binenta nyo. Ngayon naman siya, guys, nung tumaas siya dito, nung tumaas na siya dito sa 2896, ang gagawin nyo naman, pag pamalaman nyo yung profit nyo, kung ibebenta nyo siya dyan, kung nga i-set nyo po yung limit nyo dyan, kung dyan nyo po siya ibebenta sa value nyo yan, o kaya dito, sa 2879, malalaman nyo po, 2896. Yung multiply, equals nyo naman siya, guys, equals nyo. Ay, wait, ulitin natin. Ulitin natin, guys. $200 divide 0.00002698. Yan yung value ng diyan kayo nag-buy ng $200. Tapos yan 00, apat na 0, 2698. Ayan, 7 million pala guys. 7,412,898. Ngayon 0.00026. Ngayon, pag nakuha nyo na yan, ni-divide nyo na $200 nyo, ito yung value ng token nyo. Ngayon, ibig sabihin, value ng token nyo, pag tumaas yan, gusto nyo na-benta, ibo, tumaas dito sa 2896, i-multiply nyo naman siya, guys. Bali, times nyo sa 0.002896 kasi bebenta nyo na eh. 0.002896. Yan guys, yan yung kalalabasan, $214. Ibig sabihin,
Pag naibenta nyo siya ng $28.96, yan po yung kalalabasin niya. Yung profit nyo, $14. O, minus nyo yung $200. Di ba? Kalalabasan, $14. Yan po yung profit nyo. O, eh, magkano palitan ng dollars ngayon? Pag yun yung 56. 56. Guys, may 821 kayo sa pagbabuy and sell lang. Ganyan lang po kasimple. Basta maghintay lang po kayo, tiyaga lang po. Yan. Ganyan lang po. Alam mo, bumaba dito. Bumaba dito sa volume to. Ayan, kunyari bumaba. O, copy natin itong linya. Loan. Guys, bibigyan ko ulit kayo ng sample. Halimbawa, kumita na kayo ng 214. Halimbawa, kumita na kayo ng 214. O, guys, halimbawa, $214. E ngayon, yung 214 nyo, di may take profit na kayo $14. E ngayon, bumaba yung value ng token dito. Ang gawin nyo, halimbawa, tingnan nyo dito sa gilid, guys, yung 27, ito, 27.93. Halimbawa, 27.93. O, ngayon, bumili kayo dito sa value yung 27.93. Ang gawin nyo, yung $200 nyo, bili nyo, o kaya 214, halimbawa, papagulong nyo. 214. Ngayon, divide natin sa 27.93. Hindi, ganyan guys. Hindi, equals natin. Hindi, yan ang magiging token nyo ulit. Hindi, nakabili na kayo dito sa mababang to. E ngayon, tumaas. Tapos, hindi nyo kagad binenta. Siyempre, isipin natin, baka tumaas pa. Eh ngayon, tumaas hanggang dito. Dito ulit sa 28.95, guys. Ngayon, i-multiply naman natin siya sa 28.95. Dahil tumaas siya dito eh. Ayan, no, nakita nyo yung graph. Tumaas siya. Oh. Tumaas siya sa 28.95. Bumalik siya sa 28.95. Ngayon, ang gagawin natin, i-multiply ulit natin siya sa 28.95. Ay, ulitin natin. Dito. Multiply natin siya 0.002895. Yan, guys. Ay, mali yata itong compute natin. Dahil nagkamali tayo. Ulitin natin. Ito, guys. Halimbawa, nakabili kayo sa 0.002793. Tapos may i-capital nyo, $214 na. $214. Ngayon, i-divide nyo yung value na bilili nyo, yung 0.002793. Ngayon, equals nyo. Yan yung kalalabasan ng token nyo. Eh ngayon, naghintay kayo, hindi nyo binenta dito. Tapos tumaas pa ng konti. Umabot ulit doon sa kwan. Sa 28.95. Ngayon, multiply nyo naman siya sa 28.95 kung doon gusto nyo na doon ibenta. Halimbawa, 0.002895. Yan ang value na isi-sell nyo ngayon dito. Dito kayo nakabuy. Sa pangalawang buy nyo ulit. Tapos, equals nyo lang. Guys, ayan o. Yung 214 nyo, naging 221 na. Ibig sabihin, kumita na naman kayo ng 214. Minus natin ang 214. $214. Ibig sabihin, kumita na naman kayo ng $7.81. E, multiply mo sa 56 yan. O. Di, mayroon na naman kayo 400. 437. E, kanina, 800. Ang ngayon, gawin nyo, di ba, kinita nyo, 221 ba yun? 221. O, antakam nyo, may $21 na kayo, guys, sa dalawang trade nyo. Kung matyaga lang po talaga kayo maghintay, halimbawa, $21. Tayo mismo sa 56. Oh, naka 1,100 na kayo sa 10,000 yung pagtitrade. Ang puunan yung 10,000, halimbawa, $200, magkano ba yung $200 ngayon? $200. Tayo mismo na lang sa 56. Oh, 11,000. Yung 11,000 yung ibabay yung sell. Oh, sa dalawang trade nyo lang, may 1,000 na kayo mahigit. Di ba, guys? 221.
121, ito ay may 56. Oh, 12,000, magiging 12,376 na yung pera mo. Oh, di ba? Ganyan lang po guys ang quick tutorial ko sa pagbabuy and sell kung paano kumita sa spot trading. Guys, spot trading lang po tayo ah. Hindi po tayo sa futures at mga derivatives na trading. Diyan lang po tayo. Buy, sell, buy, sell. Basta compute nyo lang po yung ganun. Gayahin nyo lang po yung tutorial ko paano pag-compute ng take profit nyo. Oh, halimbawa, guys, ayan, dito, sa ayan, bumaba siya dyan. Bumaba siya dyan. Pwede, kung gusto nyo mag-buy o hintayin nyo pang bumaba, pwede. Tapos, hintayin nyo lang siya tumaas, sell nyo ulit. Ganun lang, guys, hindi naman masusunog ang pera ninyo dito, basta, lalo kung malaki. Huwag lang kayo mag-buy and sell kung, halimbawa, $10 lang, $5. Mabagal po yung, ganyan, kita. Kasi dito, mentras na medyo malaki capital mo, malaking pag-asa mo na mag-take profit. Kaya na dito na, halimbawa, yung 10,000 nyo, kakitulad yung sabi sa inyo, yung 10,000 nyo, pataas, pwede kayo kumita ng 1,000 mahigit hanggang 5,000, depende sa capital nyo po. Kung paano yung gagawin yung strategy sa pagkuha nyo, sa pagbaba and sell. Pwede kayong, halimbawa, ayan, halimbawa, dito, sa 287.94, tumaas ng konti, pwede nyo i-sell. Tapos, bumaba ng konti, pwede kayo mag-buy. Ganyan lang po yung ginagawa ko, kaya kahit papano, kumikita ng konti-unti sa dito sa kay Shiba Inu, pagbaba and sell. Oh, guys, hanggang dito na lang po yung tutorial. Kung gusto nyo po mag-uan, ilalagay ko lang po yung link ng application na to sa baba. Kung gusto nyo pa mag-uan, malaman pa ibang pag-uan dito, kung paano pagbaba and sell, subscribe lang po kayo, tuturuan ko po kayo. Message nyo na lang po sa aking Facebook na Moonray. Kung may katanungan po kayo. Ganyan lang po ginagawa ko guys. Simple lang po. Napaka-simpleng pagbaba and sell lang. Para ka lang namili ng isang bagay na binili mo ng second hand. Tapos pinaganda mo ng konti, sinel mo ng mahal. Ganun lang guys, buy and sell lang tayo. Ganito na lang guys ang aking tutorial kasi basic na basic lang po to para sa gustong kumita ng konti-unti. Tsaka dito guys, kuwan lang po, patient yung tsaga-tsaga lang. Huwag po mainip. Ganito na lang po guys. How about you?